Magandang araw. Dito na naman tayo ulit. Tulad tayo. Vlog natin. Repair tayo ng machine HP347. Ito. Labo, no? HP347. Labo naman ako. HP347. Talaga, labo. Ayan, ito siya guys, HP347 cordless na to. Ano lang to guys, nasa 14.4 volts lang to guys, hindi to LX. Ngayon pakita ko sa inyo kung paano to gagawin. Check natin kung anong problema. Tapos lang dito. Sige guys, simulan na natin. Testing natin kung ano problema. Problema ng unit na to. Mahinang power guys. Tapos guys, missing kaya kailangan niya. Thank you.
sensor ini tuh. Nah, saya lihat kami background. After two kali juga di counting. Nah, this one I use calendar, no? Calendar method. And then after my, I ask my wife, what's it going inside? After counting, my, only take away. Galas. What to do? My sperm very, too much strong, right? Guaranteed, but. One time, two time, boy, galas. This one my third, but yeah, one mistake only that one. One mistake, but yeah. And then I have before other lady, no? She's telling me, I want but yeah. Two times only, boy. Tell us, pretty much. But this one accidentally, no? Been down inside the toilet. This one, sira na. Ang problema niyan guys, pag ganito kasi yung lasing gear, hindi ka makakabili ng parts dito. Set to guys, nakaset. Kaga buong gear talaga to. Ayun. Kasi marami naman akong mga nakagawang mga cordless. Kaga ibig sabihin, meron akong nakuha yung sira. Meron akong sirang ganito na okay naman yung ganito niya. So, kukunin ko yun at ikakabit ko dito. Di bali guys, ito siya guys. Ito talaga, tinatabi ko to guys kasi nga alam ko kasi madalas kasi problema ng gear nito. Ito ang laging magiging problema. Yung ngipin nito, itong ngipin na to, itong sa ilalim na yan, yung sa ilalim na yan. Yan yung napupudpud siya kaya pag sa number 1 ka, sa high speed ka, kumakagat, pero pag nandun ka na sa low speed, dumudulas dahil wala na siyang ngipin. So, ito mangyayari lang guys. Ito yung kapit natin. Ito yung luma. Ito yung sira. Pero guys, ito guys, pinapakita ko lang kung ano ang madalas masira ng gear. Basta, hindi ka talaga makakabili nito. Wala talagang parts na ganito. Kahit saan nga pumuntang tindahan, wala kang bibili ganito. Set talaga siya guys, set. Kaya kung pumunta ka sa service center, lalo na pag authorized service center, ang sisingilin talaga sa iyo buong gear. Wala tayong magagawa lang. Kaya medyo mataas. Kung pupunta ka naman sa mga shop na tawag nito, may mga spare sila,
yun, makakamura ka. Kasi ito lang ang babayaran mo. Kaya medyo mababa talaga yung halaga na sisingin sa'yo kasi ito lang naman ang papalitan nila. Hindi naman talaga buo. Pero wala ka palang mabibila nito. Aga, kahoy-kahoy lang talaga, guys. Yung talagang totoo. Ngayon, kaya nga kung kaya nga minsan, pag nagpagawa ka ng mga tools, kahit sabihin natin makita, meron kasi yung tinatawag, guys, na mga technician kasi meron kasi yung tinatawag na magaling siya sa parang mga sa construction. May mason, may mga sa metal works, ganun din kasi yung power tools. May power tools na para sa demolition, meron din power tools sa cordless. Madalas, guys, lalo na dyan sa Pinas, marami dyan marunong mag-repair ng mga tulad ng mga demolition, grinder, yan, marami talaga dyan ang marunong. Pero sa mga cordless, guys, talagang sad to say, talagang wala talaga ganong expert din sa mga cordless, kaya wala talaga sila ganong ideya na kung ano na nagiging problema, ganun-ganun. Kaya mahirapan kayo, guys, paghanap ng isang technician or shop na talagang nakafocus siya sa mga cordless. Yan, guys, pag ako ay nakauwi na dyan, magtayo ako ng shop, ilalaki ko naman ito sa account ko kung saan ang location ng shop ko. Malalaman nyo rin naman yun, guys. Pwede naman kayong pumunta doon kung meron kayong mga cordless. Kahit anong brand na cordless, check natin kung magagawa natin ng paraan. So, paano, guys? Pupuhin ko muna itong gear na to. Pandarin natin na mabuti. Buhin ko to. Magkapapalitan natin siya ng ganito. Naipakita ko sa inyo kung paano. Okay, guys? Simulan na natin. Pero doble yan, guys, ha? Isa ko ulit. Isa. Okay. Tapos
sauce guys. Ilagay natin ito guys. Last guys, ayan natin guys, ito, nagay,
Pusikutin mo pa ganito. Black. Guys, tapos na. Ngayon, ikapit natin to dito. Meron tong spring. Pasok pa dito sa spring. Pasok muna niya. Ayun. Okay? Now, we will fix. Ikapit na natin to. Okay. Tapos dito red, dito, dito sa pink. Kapit mo dito, chak, sa kabila, chak. Kapit mo ganun. Align mo guys, align mo siya. Yun, nag-click diba? Pag-click, align na siya. So, okay na siya guys. Ayun, sarado na natin. Tapos sekarang testing na natin kung ano. Ito yun yung battery guys, 14.4 volts model PL1413G model naman ito guys, HP347. At natin guys, okay. Nahina siya kasi naka number 1. Check natin kung see, oh. Okay na siya guys, sa number high speed. Napakaganda. Okay. 1. Okay. Tapos na natin ang machine. So ito siya guys. Guys, natapos natin yung dre. Ito na siya guys. Diba rin pinalitan natin, nagpalitan ng motor kasi nga mahina na yung power. So meaning itong motor na to medyo wala na siya, yung winding niya medyo mahina na, kaya yung ating palitan. Maramdaman mo naman yung gas kasi nga parang hindi na maganda yung power niya, mahina na yung power niya, kaya complete ka talaga ng motor. Tapos sa gear naman, mabait ako ngayon kaya hindi ko pinalitan yung gear, ni-repair ko lang, pinalitan ko na siya ng ganito. So hindi ko i-charge yung customer ng gear, baga ni-repair ko lang talaga yung gear, babayad na siya sa akin ng service charge kasi ito lang pinalitan ko. So nakamura yung customer ngayon, pero next time pag wala akong ganito, wala akong choice kundi papalitan ko talaga ng buong gear. Kaya nga guys, mabait ako ngayon kaya hindi ako nagpalit ng gear. Usually talaga nagpapalit ako ng gear pag tinatamad akong maglilinis, magkapit ng ganito, pinapalit na ko yun ng buong, parang walang hassle diba. So ngayon medyo sinipag ako, kaya nirepair ko talaga yung gear. Di bali guys, ito lang yung sira sa gear tsaka yung motor. Ito lang yung ginagawa natin, ito yung pinalitan natin para magawa natin ng tama yung ating cordless na HP347 guys. So paano guys, sana nagustuhan yung aking ginawang vlog ngayon. Kung meron man kayong mga katanungan o meron kayong mga ito yung mga gustong mga tanong dyan na gusto nang itanong, huwag kayong makatubili mo, comment na sa baba tsaka mag like na rin sa aking video tsaka mag subscribe guys. Salamat sa ulitin, bye bye.